tuturuan ko kayo kung paano mag-lighten up ang isang dark lips. O kasi minsan talaga medyo dark ang ating lips, ano? Ito ay dahil sa exposure sa ultraviolet rays ng araw, pag-inom ng mga dark colored na inumin tulad ng tsaa at kape, paninigarilyo at minsan lahi talaga. Itong tips natin, gagamit tayo ng mga bagay na nakikita natin mula sa ating bahay. Halimbawa, meron kayong calamansi o lemon sa inyong refrigerator, pigain lamang itong calamansi, ano? Pwede rin ng lemon kung meron kayo. Kukuha ng konting calamansi. Alam nyo ba na ang calamansi ay merong bleaching property na pwedeng mag-lighten up ng mga dark na balat o dark na lips, ano? Ipapahid lamang sa inyong lips, ganyan. At hayaan nyo lang muna siya ng matagal bago nyo bandawan. So, pwede nyo itong gawin sa gabi, ano? Pero kailangan nyo rin namang bandawan bago kayo matulog. Or, pwede rin tayong gumawa ng scrub kung gusto nyong mas maganda. Gamit yung inyong calamansi, lagyan ng oil galing sa coconut oil. Lalagyan natin ng asukal. Kasi nga itong asukal ay may exfoliant. So siya yung magtatanggal ng mga dead cells sa ibabaw ng ating labi. So may pang bleach ka na dyan. Meron kang pang oil gamit yung coconut oil na magbibigay ng oil sa ating labi. At gamit din yung calamansi na siya namang magla-lighten up ng medyo dark na lips. Ito ngayon ang gagamitin yung pang-scrub sa inyong mga lips. So sana po magkaroon tayo ng malambot, lighten up na dark lips at magiging mapula-pula o rosy lips para sa ating magandang ngiti. Ganito po ang paggamit niyan. Scrub lang po. Bandawan at pwedeng lagyan ng inyong lip balm. Ang labi natin para yung sponge. Kapag may tubig, nagiging plump o matambok. Pero kapag hindi ka umiinom ng tubig, nagiging tuyot at manipis. Ang labi ay manipis at walang oil glands. Kaya minsan mapapansin nyo nagpuputok-putok. Bibigyan ko kayo ng mga tips para magkaroon ng magandang labi. Una, uminom muna ng 8 hanggang 10 basong tubig araw-araw. Ito ay para maging plump at matambok ang inyong labi. Hindi magandang pambasa sa labi ang laway dahil meron itong digestive enzymes na makakadry sa inyong labi. Ang gamitin ninyo ay itong lip balm, katulad nito. Itong lip balm na to ay merong SPF 15 para protection ninyo sa ultraviolet rays ng sun. Marami ito sa mga groceries, ha? Ganito po yan. Yan, ganyan. Ang lip balm kasi merong mga beeswax, sari-saring oils, at shea butter na maaaring mag-moisturize ng inyong lips. Pero kapag mahilig kayong gumamit ng mga matte na lipstick, pwede nyong gawin, ilagay muna itong lip balm bilang base bago gamitin ang inyong matte lipstick kasi yung matte lipstick ay nakaka-dry sa inyong mga lips. At sa pagpili nga din ng lipstick, tignan nyo kung meron tong mga vitamin E at mga sari-saring oils. Kung wala, yun na nga, lalagyan nyo na muna ng lip balm. Ano? Meron mga problema ang ating mga lips. Pwede magputok-putok, lalo na dun sa gilid. Kapag ganun ang nangyari, lagyan lang ng madalas nitong lip balm. Yan, ganyan. Dun sa gilid. Yan, ganun ang paggamit nito. No? At minsan makikita nyo, nagbabalat-balat. Maaaring senyales ito ng allergy. Allergy sa toothpaste, sa lipstick na ginagamit nyo, or sa iniinom ninyong gamot. At syempre, nagkakaroon din ng wrinkles dito sa gilid ng ating bibig. Pag ganun nangyari, lagyan lang ng mga moisturizing cream or lotion at sunblock din. At umiwas sa araw at iwas sa paninigarilyo. So sana po gumanda ang ating mga lips. Salamat po.